Hindi ba sinabi ng doktor na tapos na ang epekto ng gamot? Bakit hindi pa siya nagigising? May problema ba? Sa mababaw na tulog, narinig ni Ira na tila may nag-uusap. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga dekorasyon at muebles. Nasa bahay na siya. Huminga siya ng maluwag at umupo. Nakita niya si Erwan at ang kanyang ama na nakatayo sa tabi ng kama. Dad. Ira, sa wakas gising ka na. Hindi ka ba komportable? May nararamdaman ka bang masakit? Tatawagan ko ba ulit ang doktor? Puno ng pag-aalala ang tono ni Henry habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Marahang tinanggap ni Ira ang tubig mula kay Erwan at uminom. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi at naalala rin niya na si Axel ang nagligtas sa kanya. Sinabihan ako ni Axel na sunduin ka. Sa totoo lang nabigla ako na may konsensya pa siya. Pero hindi sinabi sa kanya ni Erwan ang buong pangyayari. Hindi binanggit ni Erwan ang mga bahaging alam niyang hindi komportable para kay Ira. Kagabi, pagdating niya sa hotel room, nakita niya ang magulong damit ni Axel. Nagalit siya at muntik na niyang suntukin ang lalaki. Hindi na kailangang malaman ni Ira ang lahat ng iyon. Hindi masabi ni Ira kung ano ang nasa isip ni Erwan. Pero nangangamba ang puso niya habang iniisip ang nagdaang gabi. Anong nararamdaman mo? Sumasakit ba ang ulo mo? Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano ngayon. Mabuti pang magpahinga ka. Tatawagan ko ang family doctor natin para suriin ka ulit. Hinawakan ni Ira ang kamay ng ama at sinabing, Dad, okay na ako. Nang mapatingin siya sa kanyang electronic watch, natahimik siya ng ilang segundo at dahan-dahang sinabing, Si Carla ang nagdroga sa akin kagabi. Hindi napigilan ni Erwan ang galit sa narinig. Napakasama talaga ng babaeng yun. Nararapat lang siyang turuan ng leksyon. Inamin din ni Carla na siya ang nagdroga kay Axel noon para mawala ng malay. Nagsinungaling siya kay Axel. Walang nangyari sa kanila noong gabing yun. Sarkastikong tumawa si Erwan. So, ibig sabihin, hindi kay Axel ang baby na dinadala ni Carla. Tumango si Ira. Ngumiti si Erwan ng nakakalokong ngiti. Ngunit agad ding naging seryoso. Kung nagawa ni Carla ang ganitong mga bagay, maaari siyang humanap ng isa pang pagkakataon para gawin itong muli. Bakas ang lamig sa mata ni Ira. Hinawakan niya ang suot niyang relo bago muling nagsalita. Nai-record ko ang lahat ng sinabi ni Carla kagabi. Alam din ni Axel yun. Hindi niya palalagpasin ang ginawa ni Carla. Let's wait and see kung ano ang gagawin niya. Hindi nasakyan ni Erwan ang sinabi ni Ira. Ayaw niyang pakawalan ng ganun kadali si Carla. Kaya nagprotesta siya. Pero, makinig ka kay Ira. Kung hindi ito kayang harapin ni Axel, tayo na ang kikilos para turuan ng leksyon ang babaeng yun. Ang mahalaga ngayon ay ligtas si Ira. Biglang pumagitna si Henry. Gaya ng inaasahan ni Ira, nang gabing iyon, walang pag-aalinlangan na inilantad ni Axel sa internet ang ginawa ni Carla. Tahimik niyang binunyag ang voice recording ng usapan ni na Carla at Modesto. Ang immoral na pag-uugali ni Carla ay kumalat sa social media. Kasama ang pandudroga kay Axel at panlilin lang ng impormasyon tungkol sa ama ng sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Nagkagulo ang mga tao sa internet nang mapagtanto nila na ang hiwalayan ni Axel at ng dating asawa ay dahil sa kasinungalingan ni Carla. Taliwas sa mapayapang gabi ni Ira, halos hindi nakatulog si Carla. Kagabi, pagkalabas niya sa hotel, sinubukan ni Carla na tawagan si Axel at Albert
ngunit walang sumasagot. Madaling araw na siya nakatulog. Nang magising siya kinaumagahan, kinakabahan niyang binuksan ang kanyang cellphone. Umaasa na ang una niyang makikita ay ang mainit na balita tungkol sa pagkakarip ni Ira. Nang pindutin ni Carla ang kanyang telepono sa pahina ng mga balita, napatili siya sa mga headline at komento. Naitapon niya ang kanyang telepono sa sobrang galit. Ang pag-uusap nila ni Modesto kagabi ay nai-record at ngayon ay naipost sa internet. Ang bawat salita ay malinaw at maigsi. Nagdulot ito ng sensasyon sa media na may walang katapusang mga komento. Si Carla ang dahilan ng hiwalayan ni Axel at Ira. Desperado para sa pera at katanyagan. Hindi pa ba sapat ang kasamaan para maging mistress? But you still have the nerve to show off in front of his wife. Shame on you. Puno ng pagkapuot ang mga komento. Nang makatanggap ng balita ang senior executive ng kumpanya tungkol kay Carla na ipinost sa internet, alam nilang kailangan nila itong pagsabihan kaagad. Napatunayan na ngayon ng ebidensya ng recording ang tungkol sa kasinungalingan at kasamaan ni Carla at hindi niya maitatanggi ang mga paratang. Noong una, nais pagtakpan ng kumpanya si Carla. Ngunit nang malaman nila na ang balitang iyon ay inilabas mismo ni Axel, agad nilang itinigil ang anumang public relations. Kung wala ang suporta ni Axel, sino si Carla? Hindi ako maaaring isuko ng kumpanya nang basta ganito na lang. May pelikula pa akong gagawin. Ipinangako sa akin ni Mr. Gattuso ang pangunahing papel sa kanyang bagong pelikula. Saglit na natigilan si Carla. Sumagi sa kanyang isipan ang kahihiyang dinanas niya kagabi. Nagnalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay namula sa galit. Si Ira ang may kagagawa ng lahat ng ito. Palihim niyang inirecord ang pakikipag-usap ko kay Modesto at ipinost pa niya ito sa internet. Sinisikap ba niyang sirain ang aking reputasyon at alisin ang lahat ng aking suporta? Hindi pwede. Hindi siya papayag na talunin siyang muli ni Ira. Napatingin si Carla sa kanyang telepono. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Kinuha niya ang kanyang bag sa sofa, isinuot ang shades at lumabas ng kondo. Pupunta siya sa kumpanya. Pero paglabas niya ng condominium, may narinig siyang kaluskos na sinundan ng pananakit ng kanyang ulo. Ang pula ng itlog na may halong puti ay dumaloy sa kanyang noo, pababa sa kanyang mukha, habang ang balat ng itlog ay nahulog sa kanyang likuran. Napapikit si Carla. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Galit na galit siya nang makita ang dilaw na likido sa kanyang kamay. Bago pa niya nasigawan ang sino mang naghagis ng itlog, sumambulat ang galit at pang-aabuso mula sa karamihan na nanggaling sa kung saan. Tumakbo siya pabalik sa kanyang unit upang makalayo sa mga taong galit sa kanya. Pagbalik niya, agad niyang tinawagan ang property management company. What the hell are you doing? Bakit niyo pinapayagan ang grupo ng mga estranghero na makalapit sa kondominyo para iharas ako? Maaari kitang idemanda para dito. Binabayaran ko kayo ng maayos para suportahan ang inyong management. Ngunit wala kayong ginawa. Anong klaseng management meron kayo? Itaboy niyo ang mga estranghero dito. Miss Oriel, una sa lahat, ang mga estrangherong binanggit mo ay may-ari ng ilang unit dito. Pangalawa, hindi ka nakakabayad sa oras. Ang kumpanya namin ay mapipilitang gumawa ng legal na aksyon laban sa iyo. Sabi ng lalaki sa magalang na tono. Miss Oriel, I think I made myself clear. Please pay the property management fee as soon as possible. Don't force us to resort to legal measures. Have a nice day. Malamig na sabi ng lalaki at ibinaba ang tawag.
Galit na galit si Carla, kaya naihagis niya ang ibang gamit. Ibinagsak niya ang sarili sa sahig at inisip ang sinabi ng lalaki. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, nalaman niya na na-freeze na ang card na nagbabayad ng property management fee kada buwan. Tiningnan din niya ang ilang supplement card na ibinigay sa kanya ni Axel. At ganon din ito. Saglit siyang natigilan. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Pinutol na ni Axel ang suportang pinansyal para sa kanya. Tumayo siya at tumingin sa maulap na kalangitan sa labas ng bintana. Mahigpit niyang itiniklop ang kanyang mga kamao. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganun na lang. Kailangan gumawa siya ng paraan para mailigtas ang mga bagay. Agad siyang kumilos at tumakbo papunta sa kwarto. Hinalungkat niya ang lahat ng drawer at wardrobe para lamang makahanap ng ilang branded na bag at alahas. Ngunit kahit ibenta niya ang lahat ng kanyang mga bag, makakakuha lang siya ng hindi bababa sa kalahati ng aktwal na halaga ng mga ito. Nang sandaling iyon, biglang nagring ang telepono niya. Iritado niya itong tiningnan. Nang makita ni Carla ang pangalan ni Alicia, nagbago ang mukha niya. Malamang, tinawagan siya ni Alicia para sisihin sa panlulokong ginawa niya kay Axel. Tahimik na naghintay si Carla hanggang sa huminto ang tunog ng telepono. Pagkatapos, pinindot niya ang screen at sinubukang i-blacklist ang numero ni Alicia. Ngunit nang sumunod na segundo, muling nagring ang telepono niya. Kinabahan siya at hindi sinasadyang napindot ang answer key. Carla, sa tingin mo ba magiging okay ka lang dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sinumpa ni Alicia si Carla mula sa kabilang linya. Wala siyang pakialam kung naririnig ba siya ni Carla o hindi. You slut, paano mo nagawang magpanggap na anak ni Axel ang anak mo sa ibang lalaki? I can finally see that you are nothing but a born slut. Ilang lalaki na ba ang nakatabi mo? Walang katapusang pang-iinsulto ang lumabas sa bibig ni Alicia. Galit na galit si Carla. Sumasakit ang kanyang ulo at nanginginig ang kanyang katawan. Pero wala siyang masabi. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at binlak ang numero ni Alicia. Nang muling tumahimik, huminga siya ng malalim at tinawagan si Axel. Noon pa man, ay napakabait na nito sa kanya at tiyak na mapapatawad siya nito sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang minuto, naging balisa si Carla habang hinihintay niyang sagutin ni Axel ang tawag. Nang malapit na siyang magkaroon ng mental breakdown, sa wakas ay sinagot ni Axel ang tawag. Axel, kasabay noon ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Umiyak siya na tila sobrang agrabyado. Trust me, okay. Hindi ko sinasadyang iset up ka. Mahal na mahal lang kita. Kaya nagselos ako kay Ira noong nalaman kong ikinasal ka na sa kanya. Sa sobrang takot ko na baka mahulog ka sa kanya, bigla akong gumawa ng isang maling desisyon para lokohin ka. I'm sorry. Hindi umimik si Axel sa kabilang linya. Hindi mawari ni Carla kung ano ang iniisip ni Axel, kaya kinabahan siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Axel, nakalimutan mo na ba noong nasugatan ka sa battlefield? I risked everything just to save you. Kahit saktan ka ng buong mundo, ako ang magpuprotekta sa'yo. Ngayon, papayag ka ba nahusgahan ako ng lahat ng ganito? Carla, sa wakas ay nagsalita si Axel. Ngunit ang kanyang tono ay tila walang pakialam. Napakagatlabi si Carla sa sobrang kaba. Bakit mo yun nagawa kay Ira? Tanong ni Axel sa kalmadong boses. Nagulat si Carla nang marinig iyon. Saglit siyang natahimik at tumawa ng malungkot.
Ang mga mata ni Carla ay unti-unting napuno ng kalungkutan. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, gustuhin man niyang baguhin ang sitwasyon, hindi na siya bibigyan ni Axel ng isa pang pagkakataon. Axel, ngumisi si Carla. Sa tingin mo ba matatanggap ka pa ni Ira ngayon? Nasa tabi na niya, sina Erwan at Hayden. Ano pa ba ang posibleng gusto niya sa ex-husband na iniwan niya? Kumunot ang noo ni Axel at sinabing, mukhang hindi ka pa nagsisisi. Yan ba ang tingin mo? Natatawang sabi ni Carla sa matalas na boses. Baka nakakalimutan mo na ako ang pinili mo noon. At dahil doon, wala nang pagkakataon na magkabalikan kayo ni Ira. Kung hindi kita makukuha, hindi rin makakaya ng iba. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ni Axel at mas naging malamig ang ekspresyon. Ingatan mo ang sarili mo. Maiksing sabi ni Axel na para bang iyon na ang huling salita na sinabi niya kay Carla. Pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang tawag. Sa opisina, inihagis ni Axel ang kanyang telepono sa mesa. Pumikit siya at huminga ng malalim. Dahil minsang iniligtas ni Carla ang kanyang buhay, binalak niya itong pakawalan sa huling pagkakataon. As long as she admitted her mistake, bibigyan niya ito ng malaking pera at ipapadala sa ibang bansa upang mamuhay ito ng tahimik sa hinaharap. Ngunit lubos siyang nabigo sa saloobin ni Carla. Umupo si Axel ng maayos. Kinuha ang telepono sa opisina at nag-utos. Cancel the flight ticket. I have booked before. Thank you guys for listening and watching.